Ifeo unti-unti nang nilalabas sa publiko ng mga kamag-anak ni Maine Mendoza. Nagulat ang lahat dahil nang makita nila ang batang ito sa isa sa mga IG story ng mga pinsan ni Maine Mendoza na tropang kapili ay talagang hindi nila alam kung ano ang sasabihin dahil ang batang ito ay napaka-familiar at ito nga daw ang sinasabi na si Baby Theo. Labi ng katotohanan sa likod ng video ito. Bago ang lahat, syempre, top comments po muna tayo mula sa ating previous video mula kay Miss Lourdes Gabrillo. Salamat Miss Vlogger sa update mo kay Alden at Maine. Iniisa-isa mong pinapaliwanag kaya naiintindihan ko na ang lahat. Maski anong sabihin ni Daddy Bay, hindi na magbabago ang mga nasabi na niya kaya kampante ako kay Alden at Maine na silang dalawa na, kasal na at may baby Theo na. Thank you very much din po and you're welcome Miss Lourdes Gabrillo. So inisa-isa nga po natin yung mga sinabi ni Daddy Bay para naman po maliwanagan din yung iba. Kaya po talagang nagtiyaga tayo na kunin yung kanyang mga tweet na mapapanood nyo nga po sa ating previous video para mapatunayan na bigla na lang siyang parang nag-iba o sumalungat sa mga dati niyang ipinopost katulad ng pagtawag niya ng malugang at pagsasabi na meron na nga siyang apo kay Alden Richards. Top comment number 2 naman natin mula kay Miss Lina Cargulio. Showbiz Trends, good evening po sa'yo. And thanks sa napakaganda mong update. You're welcome po. Kompletos Ricardo, ika nga. Daddy Bay, kaya ang tawag sa'yo ay fiction ka na rin talaga. Aminin na kasi 2020 na ngayon at masarap sa pakiramdam na may apo. Mas mamahalin mo pa siya kaysa sa anak mo. Alam naman ng lahat na may Theo na sila Alden at Maine. Ewan lang sa'yo, Daddy Bay. Basta kaming mga fans ng Maychard ay kampante lang at maghihintay na lang sa tamang panahon. So yun nga po ang sinasabi rin natin, antay-antay lang po sa tamang panahon. Dahil si Daddy Bay po ay parang medyo nag-iba ang ihip ng hangin. Kaya naman yung kanyang mga pinagsasasabi na yun ay hindi na naaayon o hindi na tumutugma sa mga dati niya rin sinasabi sa Alden Nation. So ang hiling lang po natin kay Daddy Bay ay sana naman huwag niyang basagin ang mga pinopost ng mga fans ni Maine at Alden kung hindi niya ito sinusuportahan dahil natatawag nga po siyang Mr. Fiction dahil puro fiction ang kanyang sinasabi sa bawat post. Lahat na lang po nire-retweet niya tapos sinasabi niya na fiction. Pati po tuloy si Angel ngayon ay nadadamay na at mahirap po ito dahil alam naman nating lahat na minor de edad at bata pa lang itong si Angel ay nadadawit na sa ganitong mga issue. Kaya sana Daddy Bay ay tigilan mo na ang pagiging si Mr. Fiction at mag-focus ka na lang sa iyong mga business at pagsuporta sa career ni Alden Richards. So at last but not the least naman, ating top comment number 3 mula kay Miss Agnes Guzman. Salamat naman, inamin na din niya. Lumalaki na din si Baby Theo. Di naman siya pwedeng itago for life. Dapat formal ang big revelation. Huwag mo siyang pumirma, mabibigin pa ang pag-reveal sa Baby Theo ni Alden at Maine. Ganda sana sa Itbulaga ang big revelation para exciting, doon naman nagsimula ang lahat. Ay, maganda po yung suggestion niyo, Miss Agnes Guzman, no? Kumbaga parang pagpapatuloy ng Kalye serye tapos big revelation and then ando na si Baby Theo. So napaka-exciting po niyan. Ang ganda, I like your suggestion, Miss Agnes Guzman. Sana nga po doon na lang nila gawin sa Itbulaga na talagang i-expose o ipakilala sa publiko itong si Baby Theo para talagang makilala na siya ng lahat. And speaking of Baby Theo, merong pinag-uusapan po na batang lalaki na kamukhang kamukha di umano nang sinasabing si Baby Theo nga ni Maine at Alden. So isa nga pong video ito sa social media account ng mga pinsan o kamag-anak sa tropang kapili po, no? So eto pong batang ito ang sinasabing tila pamilyar, lalong-lalo na ang kanyang boses, ang kanyang mga mata at pati na rin po ang kanyang itsura na talagang pisoy na pisoy. Hindi po siya mukhang pure Pinoy, no? So kung makikita po natin, ay talagang napaka-pogi at napaka-cute ng batang ito. Sobrang cutie pie ng batang ito at hindi rin
kung ano ang kanyang pangalan. Pero, malalaman din po natin yan. Dahil marami na ngayon ang nag-iimbestiga tungkol dito sa napaka-cute na batang ito na na-videohan niya po na sumasayaw. So, narito po no, yung ilan sa mga komento ng netizens natin. Dahil, syempre, hindi nila pinapalampas ang pagkakataong ito para masabi na talagang pamilyar ang batang ito. So, yung iba nagsabi, hawig daw ito ni Baby Mati. So, aminado naman po, medyo hawig po ni Baby Mati. Pero si Baby Mati po kasi ay mukha talagang Asian o Pinoy. Pero ang batang ito po ay parang may lahing pagkatisoy. Tingnan nyo na lang pong maigi. Sabi nga nila, ang cute. Baka ito na si Baby Theo, nakakatuwa naman. At sa video pong ito, kung inyong maririnig at inyong hahanapin sa social media, nakatag lang po ito sa mga social media accounts, no? Bagamat hindi ko po na-i-post na yung video, ay makikita nyo po na present po talaga doon ang magkakapatid na Mendoza at tila nagkakaroon nga po sila ng kasiyahan at ito nga po, batang ito ang kanilang napagtripan. At sinabi nga po na iba narinig ang boses ni Nico na nagsasalita kaya malamang ay pamangking niya ang batang ito. Kamukhang-kamukha di umano ito ng sinasabi nilang si Baby Theo at yung buhok ay parang nakita na sa taong pinagmanahan. So sino nga po ba ang kamukha o kahawig ang buhok nitong si Baby Theo na to? Ayon pa sa isang nag-comment, balikan nyo yung FB Live ni, nakaupo siya sa lamesa, may dumaang bata sa likod niya. Ganyan na ganyan ang buhok ng bata. Hindi ko na alam ang date na yon, yung time na kinarga niya si Mati at pinabati sa Dabarcads. Opo nga, meron siyang FB Live yung sinabi nga na may pumuntang bata sa likod niya. So kung pwede nga pong balikan nyo po at kayo na ang manghusga kung talagang totoong eto nga, gantong-ganto ang buhok ng bata. Medyo may pagkakulot din po, no? Kung mapapansin nyo po kasi, medyo mahaba ang kanyang eyelashes, hindi medyo mahaba talaga. At yung sayaw niya ay katulad nung sa video doon sa bata, doon sa FB Live. Anako, yung mukha nga po ni Baby Theo ay magto 2 years old na at talagang ganito nga kagwapo ang ine-expect ng lahat, no? So hindi po ito si Baby Mati dahil tisoy na tisoy po ito. At sinasabi nga nila, nakamukha daw di umano ito ng pambansang bae na si Alden Richard. So, ang atin pong palagay, no, iba po talaga yung lukso ng dugo nitong batang ito. So, sa tingin ko nga po ay may posibilidad na ito si Baby Theo at inuunti-unti na nga po ng mga kamag-anak ni Maine Mendoza sa side ng Kapili na i-expose na ang batang si Baby Theo para magkaroon ito ng publicity at talagang hindi na mabigla ang lahat kung sakali man na i-announce sa publiko na meron na nga ang anak ang phenomenal star na si Maine Mendoza. So kung titingnan nyo po, si Alden Richards po ay nagpaabot ng kanyang mensahe kanina. Ito po, talagang hindi natin maikakaila na medyo may hawig nga siya dun sa bata, no? Hindi ko po alam kung nagkataon lang. Pero tingnan nyo naman po ang ilong, ang mata at syempre ang kulay ay tisoy na tisoy. Alam naman po nating lahat na kapag ka ang isang pure Pinay ay nalahian ng may lahing foreigner o pagkatisoy, napakalakas po ng dugo ng lahi ng foreigner na yan. So si Alden Richards po ay eto, walang kamalay-malay pero malamang sa malamang ay alam na rin po niya na pinag-uusapan niya yon ang kanyang tinutukoy na anak na si Baby Theo na talaga namang hindi na maididenay at parang hindi na kailangan ng DNA test na talagang kamukhang-kamukha niya. Marami rin po ang nag-aabang kung ano ang magiging reaksyon ni Maine Mendoza kapag ka mismong si Alden Richards na ang nagpakilala sa kanyang anak dahil madalas nga po itong madulas at siya nga si Boy Dulas, no? Pero by the way, natapos po ang lahat. Syempre, meron po tayo ditong isang magandang balita. Ito pong Nico Maine Day F sa McDonald's nga po sa Kaypombo. Bali, ang resibo po na ito ay kumakalat po ngayon, no? Kung bakit F ang surname na simula ni Maine Mendoza dito sa Nico Maine Day F. So, palaisipan po yan. Kung bakit, nakita-kita nyo naman po sa Santa Maria, Bulacan, wala pong halong daya. Ayan, kitang-kita po natin. So, ngayon, marami po ang nag-uusap-usap tungkol dito dahil syempre, ito po ay talagang legal na papel at kailangang irehistro sa BIR.
Kaya naman malamang po ay Paul Kersan daw talaga ang apelido ni Ming Mendoza na isinubmit para sa kanyang business na McDonald's. At ito na nga po ang katibayan na talagang Paul Kersan na ang ginagamit niyang apelido ngayon.